Magandang umaga. So ayan, maagang nakaligo ang Inday kasi ngayon ay gagawa tayo ng dumplings. So ayan, nagprepare na nga ako ng dough at hinayaan ko muna itong magrest para madaling masahin mamaya. Pero bago ang lahat, ayan, tinimpla ko muna itong kape na galing kay Madam para naman mainitan ang aking sikmura. So ayan, nakapagprepare na ako ng garlic chives. Chinap ko na siya na ganyan at meron tayong marinated na giniling and crab meat. Meron din tayo dito ang niyad-yad na pipino. Ayan. Nilagyan ko siya ng asin para lumabas ang kanyang katas at pigaan natin dahil mahirap yung balutin kapag matubig. So, ang pagtitimpla nito guys ay parang timpla rin ng paggagawa ng meatball. So, next time, gagawa tayo niyang video nito. Next ay timplahan naman natin ang ating mga gulay. Lagyan natin siya ng seasonings. At syempre, masarap din yan kung lalagyan ng sesame oil. Ayan. So ayan, inihalo na natin ang ating karne. Ang garlic chives ay nilagyan natin ng crab meat at itong pepino ay wala kasi hindi kumakain ng mga bata ng seafoods. So halu-haluin lang natin siyang mabuti. At ayan, ready na ang ating palaman sa ating dumplings na gagawin. Pero bago yan, inagtali na tayo ng buhok at ayan, naglagay din tayo ng apron kasi makalat ang harina. Umpisa na tayong magmasa, dinasting ang mat at para hindi dumikit ang ating dough. So ayan, masa-masa lang ang Inday para mas maging matcha tayo. So kapag ganito na ang itsura ng inyong dough, yan, ang texture niya ay makinis na, pwede na natin siyang i-form into pahaba. So ayan, ikot-ikot lang hanggang sa maging ganito na siya kahaba. Ayan, at depende sa size na gusto nyo. Umpisahan na natin siyang hiwain at tulad ng sinabi ko, depende sa size na gusto nyo. Pagkatapos ayan, budbudan natin siya ng harina para hindi siya magdikit-dikit. Pagkatapos ay bilugin natin ng konti at piratin. So ayan na sila. So ang susunod naman ay gagawa tayo ng wrapper. I-form natin siya into circle katulad nito. So ayan, ito na ang ating dumplings wrapper. Ayan, mag-umpisa na tayong magbalot. So ganito po ako magbalot. Ayan ang ating pambalot. Lagyan natin siya ng palaman. Ayan, yung sapat lang na kasya sa inyong bilog. Pagkatapos ay inuuna kong ilak ang gitna. At pagkatapos ng gitna ay ang mga gilid-gilid. Ayan. Si ituloy lang natin siya hanggang maging shape na parang kalahating buwan. So ayan, ayan na siya. So make sure lang na nakalak talaga ang inyong dumplings dahil kung hindi ay mananabog po ang laman ng loob niyan at sasama sa tubig kung ang inyong pagluluto ay gagawin yung boiled dumplings. So ayan, ito na ang ating finished product. So hindi pa lahat yan, hindi ko pa naubos lahat balutin. Ito lang muna ang ating iluluto. So sa pagluluto naman ng ating boiled dumplings, kailangan muna nating magpakulo ng tubig bago ilagay ang ating mga dumplings. At make sure na walang dumikit sa ilalim. Inalo ko lang yung dahan-dahan ng ilalim para hindi masira ang ating dumplings. Tapos ay takpan. So ayan, nakita kong nakalutang na ang ating mga dumplings. So mag-wait tayo ng 5 minutes hanggang sa maluto ito. At kapag umaawa sa inyong takip, ay buksan lang. So ayan, luto na ang ating boiled dumplings. Super healthy nito guys at masarap yan. So ayan, isali na natin siya sa ating plato na specially made for dumplings para matagas yung tubig niya. Ready to eat na ang ating boiled dumplings. Masarap yan kasi pinagpagurang ko talaga yan. So, mas masarap siyang isaw-saw sa suka na merong sesame oil and of course, lalo na kung may chili sauce. So, yun lang. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and sana may natutunan kayo. See you and bye!